Napag-usapan natin ang patungkol sa May Life Reconstruction nitong si Pelyod, kung saan ay naibus nga ang strength ng mga children niya, kaya lalo naging mahirap ang laban kay Zez nitong si Carrera. Pero bago natin simulan itong video na ito, ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa May Tansura Universe. So without further ado, let's get into the video. Nagka-upload nga pala ng solo leveling contents ang Anime Fan Narrations na owned rin ng Anime Kohai. So kung interested kayong manood ng mga contents ng solo leveling, ay pwede nyong i-check yung link sa may description. So ngayon nga, sobrang lakas lalo nitong si Zez kasi nagkaroon siya ng doble na existence value. Tapos may mga nakaway pa siya ng mga special abilities. Nagreklamo na lang internally itong si Carrera dito. Sabi niya, napaka-unfair naman daw nito. Kasi after daw ng lahat ng mga efforts niya kanina para unti-unting ubusin ang mana ng kalaban niya, ay nadoble lang daw ito ngayon. At kailangan niya uli na magsimula sa may una. Back to square one ngayon itong si Carrera. Alam ni Carrera na magiging sobrang hirap nito para sa kanya. Pero sa tingin naman nitong si Carrera ngayon, ay hindi naman imposible na siya pa rin ang manalo. Kasi hindi naman daw gumaling sa pakikipaglaban nitong si Zez. Nadagdagan lang ito ng lakas in terms of powers. Kung kasing taas daw ng level ni Zizion, ang level nitong si Zez ay matatakot daw itong si Carrera. Pero since hindi naman daw ganun, ay hindi siya nagpanik kahit na back to square one pa siya. Nainis lang siya kasi nawala nga ang kanyang kanina pang progress. Pero hindi naman siya naging desperado kasi alam niya naman na meron pa siyang way para siyang manalo. Tas lalo pang nainis itong si Carrera ngayon dahil napaka-arrogant daw ng attitude nitong si Zez sa kanya. Kaya determinado itong si Carrera na bumawi dito. Kanina pa kasi siya dito na iinsulto. Hindi masyadong problema nitong si Carrera na naging power increase nitong kanyang kalaban. Pero malaking problema para kay Carrera ang situation ng kanyang mga kasama. Kasi away itong si Carrera na since lumakas itong si Zez ay lumakas rin ang mga kalaban pa nila. Sa evaluation nitong si Carrera ay napaka-dangerous daw nitong si Pelyod. Mas malakas pa daw ito compared sa kanyang prey na si Zez. Sa tingin niya daw ay imposible itong matalo kahit na pagtulungan pa ito nitong sila Obera at Midley. Tapos yung isa naman daw ay lumakas rin ng sobra. Sa tingin naman daw nitong si Carrera dito, para matalo itong si Mojica ay kailangan daw mag all out nitong sila Frey, Carrion, Geld, Gopta at Ranga. Kasi itong na-enhance daw na Mojica ay naging isang napaka-formidable na opponent. Hindi na sila pwedeng mag-chill ngayon kasi ang odds daw ng laban na ito ay 50-50. Tapos naisip pa nitong si Carrera dito na kailangan daw nila mag-sacrifice ng ilan sa kanilang mga kasama para makamit lang nila ang pagkapanalo. Ang problema daw doon ay against daw yon sa may will ng kanilang lord na si Rimuru. Takot na takot itong si Carrera na labagin ang order nitong lord niya dahil masyado siyang faithful sa kanyang master. Ang dahilan kung bakit si Carrera ang tumapat kay Zez ay dahil alam nga nitong si Carrera na malakas itong Insector General na ito. At kapag ibang lumaban kay Zez, baka mamatay pa sila. At yun ang iniiwasan nitong si Carrera kanina. Kasi ang goal talaga nitong si Carrera dito, ang manalo. Nang walang namamatay sa kanila na kahit na isa. Kaya kung mapapansin natin, yung mga under na demon nitong si Carrera ang lipad ng lipad para mamigay ng mga potions. Tapos itong mga demon rin na ito na under nitong si Carrera ang nagpe-perform ng resurrection magic. Sa mga namatay nga nilang mga comrades, nagpapakita ito na talagang seryoso nga itong si Carrera para sundin ang order nitong si Rimuru. Again, kaya nga tinapatan nitong si Carrera nung una pa lang si Zez, sa tingin niya kasi itong pinakamalakas na insector na kalaban. Taking into consideration na itong si Milim ang tatapat sa may Insector King. Pero ngayon, na-realize nga nitong si Carrera na itong si Pelyod pala ang pinakamalakas sa mga ito. At ngayong na-realize na nitong si Carrera ito, wala nang balak itong si Carrera na labanan pa itong si Zez. Kasi ikatlo na lang ito sa pinakamalakas nilang kalaban. Kaya ngayon, mayroong malaking decision na kailangan gawin itong si Carrera. Sabi ni Carrera, hindi niya daw sana gusto gamitin itong ability na ito. Pero ngayon, wala na daw siyang choice. Kasi kailangan niya na daw natulungan ang kanyang mga kasama. Nag-enjoy naman daw siya sa may laban nilang dalawa. Pero patawarin daw sana siya ni Zez. Kasi kailangan niya na daw natapusin itong laban na ito. After mag-sorry nitong si Carrera kay Zez, itinutok niya na dito ang kanyang golden gun. Pero nagsalita itong si Zez sa kanya na bakit daw hindi maintindihan nitong si Carrera na hindi nga gagana sa kanya ang mga ganitong klase ng atake. Tama naman itong si Zez dito.
kasi ginamit na ni Carrera kanina itong magic gun niya. At maging itong magic gun na ito ay hindi naman strong enough para mag-deal ng malaking damage kay Zess. Nagagawa nito na makapag-deal ng damage pero hindi naman ganun ka-fatal. Kaya okay lang itong si Zess after siyang matamaan kasi mabilis naman na nagre-regenerate ang sugat na natatamo niya dito. Kaya practically zero daw ang damage na kayang i-deal sa kanya nitong gun nitong si Carrera. Kaya hindi worried itong si Zess patungkol sa may golden gun niya. Nakita ito nitong si Carrera. Kaya sabi niya kay Zess, eh in that case daw ay paalam na. Kinamit itong si Carrera ang kanyang trump card na kanina niya pang itinatago at inilabas niya ito sa pinakang critical na moment. Ginamit ni Carrera ang kanyang deadly bullet. Ang bullet na ito ay tinatawag na judgment. Napakalakas nitong bullet na ito kasi nakita na natin ito dati na ginamit nitong si Lieutenant Kondo. Ito yung bullet na nagawang mang-control maging kay Veldora. Kaya nagulat itong si Zess sa may nangyari sa kanya. Kasi pagtingin itong si Zess ay meron na siyang malaking butas sa kanyang dibdib. Masyado na itong late nung na-realize ni Zess. Kasi hindi na kayang i-regenerate itong damage na ito. Ang magic nucleus kasi na nasa may part ng heart niya ay nawasak ng judgment bullet. Kaya na-realize dito ni Zess na tapos na itong laban nila. At ang panalo nga sa may laban na ito ay itong si Carrera. Nagtanong na lang itong si Zess sa kanya kasi alam niyang wala na siyang magagawa dito. Tinanong nitong si Zess kung nag-hold back daw pala itong si Carrera from the very beginning. Pero sumagot itong si Carrera sa kanya na hindi daw. Patas daw sila in terms of strength. Tapos ngayon ay lalo pa daw lumakas itong kanyang kalaban. Kaya kapag nakipag head on pa daw siya dito na laban, ay mahihirapan daw siya ng sobra. Nagtanong naman itong si Zess sa kanya na kung ganun daw, ay bakit daw ngayon lang ito ginamit nitong si Carrera. Nagreply naman itong si Carrera sa kanya na nag-enjoy daw kasi siya sa kanilang laban kanina. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.